Magandang araw po, Dr. Willy Ong ito. Topic natin ngayon tungkol sa COVID. Ito pong ikukwento ko, mga posibleng mangyari lang. Okay? So, hindi naman ito 100% sure, pero ito ang na-foresee ko, nakikita ko na posibleng mangyayari. At kailangan natin yung physical, mental, at emotional na paghahanda kasi medyo matagal pa ito. Okay? Alam ko, baka ma-shock kayo. Pero tandaan nyo, itong COVID kasi, base doon sa trajectory niya, mukhang tatagal pa ng ilang buwan. Pero yung sinasabing quarantine or lockdown, I'm sure in the next few weeks, luluwag na yan. Pero kahit lumuwag siya, ganun pa rin yung banta ng COVID. Nandun pa rin. Kaya tuloy-tuloy lang yung pag-iingat. Hindi porke tinanggal na po yung quarantine, balik na sa dati. Hindi po magiging ganun eh. Kaya dapat mentally ready na kayo. Kaya ihanda natin. So, ibig sabihin, posible ang schools magiging sarado pa rin siya. Yung mga lugar na sama-sama yung tao, baka limited. Kung malls man magbubukas, baka konti lang ang tao makakapasok din. Transportation, limited. Hospitals, limited din. Kahit magluwag na ng quarantine, ang payo ko, yung mga edad 60 pataas senior citizen, yung mga may mga sakit, puso, lungs, kidney, diabetes, kailangan pa rin talaga mag-self-quarantine, semi-self-quarantine. Planuhin nyo na rin yung trabaho nyo, anong magiging trabaho sa bahay, anong income ninyo, ano yung sariling pag-aaral just in case walang pasok. At expect natin maraming negosyo hihina eh, kaya isip na tayo ng ibang paraan, either tipid o papano gagawa ng paraan na kahit papano may kita pa rin at mabubuhay pa rin. Ganito kasi ang problema sa COVID eh. Tulad na sinabi ko, 81% mild ang cases. 50% nga walang sintomas. At ngayon nakikita nila sa ibang bansa, mas marami pang walang sintomas. Minsan chinek nila up to 50-80% walang sintomas. So, at nakita nga nila dito, ang nagdadala ng epidemic, yung mga walang symptoms or yung konti lang yung symptoms. Kasi nga, hindi sila nakakaingat, napapasa nila sa may edad. Ang issue natin kasi itong 5% na nagiging critical cases. Itong 5% na critical ay nadadala sa ospital, kailangan ng ventilator, kailangan ng PPE, mahirap bantayan, nagkukulang yung mga ICU room. Kaya nga dahil sa takot nga natin dito, kaya yung mga quarantine, yung negosyo, lahat na apektuhan. Pero ang dami naman kasing mild cases at ito yung nagdadala. Gusto natin mababa, ito yung laging sinasabi, flatten the curve, di ba? Itong pag-flat ng curve, ilang buwan po to. Yung mga dating epidemic, may 6 months, may 12 months, may 2 years, depende sa tagal. At may possibility itong COVID, sumama na sa regular flu eh. Ibig sabihin, part na of the regular flu, lalo na kung bumaba pa yung mortality niya. So, para ma-flat to, hindi lang po lockdown ang sagot dito. Ang sagot dyan, dapat nga hindi makahawa eh. Yung mga kabataan, hindi makahawa si lolo, si lola, medyo hibalay. Hindi rin mahahawa yung tatay, yung nanay. Most likely, yan ang pag-aaral ngayon, sila ang nakakahawa sa may edad. Ngayon pa lang, isipin na natin, just in case merong magkakasakit na tatay, nanay, lolo, lola, dapat meron na tayong kwarto sa bahay na iniisip. Kasi nga, mahirap na pumunta ngayon sa ospital eh. Mild ang case mo, o medyo moderate, o serious minsan, pag walang kama sa ospital, sa bahay talaga. Ayaw natin mahawa yung iba. So, dapat isip na kayo, anong kwarto yung pwede i-separate? Ideally, itong kwarto or lugar, kung maliit ang bahay nyo, isang lugar na lang, dapat may bintana para yung hangin palabas. Tulad na sinabi ko, open air, mas maganda. Para kahit papano, kung meron may sakit, meron siyang mga virus, bacteria, palabas siya. Kasi kung sarado ito lahat, pwede pumasok sa loob ng kwarto. Ayon sa isang pag-aaral, nakita nila yung transmission ng cases sa ibang bansa, 75-85% na nangyari yung paghawa sa loob ng bahay. Kaya nga yung mag-asawa, isang kwarto, halos sila lagi nang kakahawahan. Kasi nga, sarado yung kwarto, magkasama sa bahay. Ito po, pag nag-isolate siya, yan o, naka-isolate siya, open yung bintana.
Ngayon, kung may aircon, pwede rin naman may aircon basta nandun lang, separate lang yung kwarto niya. Or may exhaust siya, or wala siyang kasamang ibang tao sa kwarto. Ito para sa may sakit. Ngayon, kung wala namang sakit, pwede rin mag-isolate tulad na sinabi ko, 60 and above, may sakit. Medyo semi-isolate pa rin kayo na ibang kwarto. Kasi nga, pagtanggal nung community quarantine, pagtanggal nung lockdown, doon tumataas yung cases eh. Siyempre, magsasama-sama. Wala naman choice, kailangan mabuhay, kailangan magtrabaho, kundi magugutom na lahat. So, pag na lumuwag yan, expect nyo, doon tataas yung hawa. Kaya mas mag-iingat po kayo. Kaya medyo isolated yung mga matanda o may sakit o yung mga high risk. Kasi oras na magkakasakit, mahirap eh. Laking gastos, laking burden sa ospital. Katulad nito, pag sarado ang kwarto, pag isang may sakit, kahit may aircon, mahahawa yung kasama niya. Kasi walang pupuntahan yung hangin eh. Kayong dalawa lang, lalo na kung maliit ang kwarto. Pwede gumamit ng aircon basta walang may sakit sa kwarto. Paano naman kung mahirap tayo, di ba? Maliit lang ang bahay. Kung wala talaga mahanap sa labas na ibang kwarto, pwede lagyan ng ano, ginagawa ngayon yung mga plastic eh. Di ba? Sa hospital, plastic din. Pero sa bahay, pwede rin lagyan ng plastic ko. Para at least kahit paano separated siya. Kung magsa-self-isolate, yung pagkain niya, separate. Nasa bahay lang siya. Kung magtatrabaho siya sa bahay, pwede siya mag-mask. Yung mga gamit niya, kailangan pupunasan. Yung mga computer, cellphone, mga lamesa, nandyan lahat yung mga secretions, yung mga hawa eh. So, dapat nakahiwalay. Avoid sharing room. Tulad na yung matanda at yung bata, pwede separate mo na yung kwarto. Hanggang humupa yung mga kaso. Ito mga hinahanda, at least dapat meron kayong gamot. Kailangan ready yung gamot. 1 month, 2 months. Marami nagtatanong, pwede ba generic? Pwede po. Oo, mahirap kasi bumili ng gamot ngayon eh. Pwede generic, kahit ibang brand, basta pareho yung generic. Medyo isipin lang natin, just in case meron magkakasakit, saan natin isa-separate yung kwarto niya. So, magkausapin nyo na yung sa family ninyo, pag ready sila, ano mga resources ninyo, at pumili na ng kwarto. Ito po. Choose a room in your home that can be used to separate sick household members and those who are healthy. Ito po, plano na to ng CDC, create a household plan. Dapat medyo naiisip nyo na para hindi taranta, panic kung saan dadalhin. Kasi pa nagpanic, magkakahawahan lang yung buong pamilya doon sa bahay, eh lalong dadami yung epidemic, lalong hindi natin mapa-flat yung curve. Kaya nga tinuturo natin ito para mabawasan yung may sakit at mahahawa. Ito po, ready yung mga gamit, lalo na yung gamot niya, yung mga gamot sa ubo, sa lagnat. I'm sure nabibili naman to eh. Pero ang point is, ready na tayo dapat, mentally. So, yun lang po. Sinasabi ko dapat nga yung edad 60 pata. Ito po, idea ko lang to. Hindi to recommended by everyone. Pero sa tingin ko, dito tayo pupunta eh. So, sa mga senior may chronic diseases, yung mga nanonood ng video ko, medyo semi-quarantine pa rin sila. Limit contact pa rin. Sa mga kabataan, so ingat tayo na hindi mahawahan yung mga matatanda, hugas kamay, mag-alcohol, ingat kayo sa gamit ninyo, at kung pwede separate room at social distancing muna for the next few months hanggang humupa itong epidemic. So salamat po, share po, pag-isipan maigi, kung paano gagawin sa family, ready lang naman eh. Pero pagtanggal kasi ng community quarantine, gagawin natin to for the next few months eh. Babaguhin nyo yung lifestyle nyo para ligtas lahat at hindi tayo umabot sa maraming kaso. Tulad na sinabi ko, karamihan kasi mild ang symptoms, itong 81%, at posibleng mas marami pa. At dahil dito, sila ang posibleng makahawa dito sa lumalalang 5% critical case eh. Kaya gusto natin, dahil mahal ang gamutan natin, para mabawasan yung magkakasakit dito, kailangan hindi magkahawahan dito sa baba. At hindi lang lockdown na solusyon dyan. Ang solusyon nga dyan, hugas kamay, separate room, dapat alam nyo anong gagawin na paano mag-iingat na hindi makahawa sa iba. Okay? Sana po nakatulong tong video. God bless po.